Okay, good afternoon. So Tuesday na, pauwi na ako. Andito na ako sa parking lot. Pero may nabasa akong message sa FB. Tinatanong regarding sa moment of inertia. So ang explanation ko doon is, eto lang oh. Etong sa may tower namin. So pag sinabing moment of inertia, it has something to do with the orientation of the column and shear walls. Isa yan sa mga practical na application ng moment of inertia. So itong building na to, itong tower na to, sa tingin nyo, saan siya possible na pagka may earthquake na mag-overturn or matutumba? Siyempre dito sa may weak side niya, which is yung short span, pag ganun yan, ganyan. O, pero never yan tutumba sa front, sa long direction, sa front to rear. Diba, mas matibay siya ron, pero mas weak siya sa along short direction. Pag ganyan, mas matibay siya kasi mas manipis siya. So delikado siya matumba sa or mag-sway papunta ron back and forth. So that means kailangan mo yung orientation ng column mo is yung kung saan malaki yung moment of inertia or kung saan siya malapad yung dimension ng column, dun mo siya i-orient. Kagaya niya, no? Tingnan mo yung mga column, di ba? Kung saan, di ba yung orientation niya, kung saan malapad yung poste, doon siya naka-orient sa weak side ng building. Di ba, weak to dito sa manipis. O, yung malapad na poste niya, doon niya rin in-orient. And so, with the shear wall. Di ba, kasi mahina yung building sa manipis na side eh, baka tumumba. So, dapat yung pinakamalakas na position na pwesto ng column sa kasulol mo, doon mo ipopwesto, doon mo i-orient, doon mo itatapat. Diba? Pag sinabing moment of inertia, may tinatawag na major axis tsaka minor axis. Yung major axis, doon yung malakas niya na, malaki yung moment of inertia niya. Yung strong side niya yon, yung weak side niya is yung minor. Diba? So yun. So basa-basahin niyo na lang yung mga textbook, yung mga review notes. Para niyo maintindihan, 'di ba? Basta yung pinakita ko yung practical na application. All right? So kung di mo alam yung moment of inertia, mahirap ka mag-orient as a designer, lalo na sa mga steel structure. Eh di paano 'yun, 'di ba? Hindi mo alam kung saan mo i-orient. Hindi naman pwede basta-basta mag-orient ka, ipoposition mo yung mga column tsaka shear wall. Kailangan mo ng moment of inertia. Diba? So yun yung pinaka application nun. Okay? So yun lang muna. Thank you.